May peldo kay ko nga kabalen. Kabalen, kabalen. Pagigising lang naman natin. Ito, mag-aalas. Mag-aalas 12 na naman ng umaga. Lunes, wala tayong gagawin. Hindi maghilamos muna tayo at mag-coffee. Muna tayo mga kabalen. Oh, may note dito. Ang pakiayosin mo ito bago ka pa lumala, ah. Nasira kasi itong mga kabalan, itong ano, itong sliding nito. Yung pinaka-rockaway niya, nasira siya. Ilalagay ko, gagamitan ko ng silicone. Silicone ba yun? Yung kukwata. Pero mag-ilamos muna tayo bago tayo kumuha ng ganon. Timpla muna tayo ng ating kafe. Para naman medyo gumaan ka ng ating pakiramdam. Natulog kasi ako ulit kasi gumising ako ng 5 kami. Kasi may panata kami every 6 ng umaga kasi malapit na yung aming Thanksgiving. Kaya may devotional prayer kami ng 6 o'clock. Luto akong kanin kanina bago matulog ulit eh. Nag-bound siguro si AJ. Nag-bound siguro yung anak ko. Madalang lang nagbabaon yun. Kasi kumakain na lang sa 7-Eleven. Tsaka merong Filipino store doon na kainan eh. Natatandaan nyo yung nung nag-jogging ako tapos bumili ako ng pagkain doon, ulam doon. Para pang alos malapit lang sa kanila, sa harapan nila, sa high school. Sarap talaga ng kape mga kabalin. Dagdagan ko pa ng kape para lasang kape. Eh, lasang laso, ano eh, lasang gatas. Sobra yung Coffee Mate. Ngayon ay December. Huwag ako sa kamali, December 7. Birth month ng ating mag-ina, December. Birthday ng anak ko sa 13, birthday ng misis sa 17. Bali, hindi naman kami mag-aanda talaga na. Kasi bawal na yung ano dito. Ewan ko kung anong balak. Kasi bawal, di ba, hindi pag bawal yung magpasok ng maraming tao. Ewan, bahala na kung anong ating gagawin. Kapi-kapi lang tayo. Pero habang nagkakape tayo, siyempre, request ni Mrs. baka magalit, hanapin natin yung silicone natin yung pag-ano doon. Dito tayo sa kwarto ni AJ. Yan ang kwarto ni AJ na maganda. Yan, kinuha niya kanina yung mga damit niya, nilagay niya dyan eh. Kinuha niya doon sa kwarto ko dyan eh. Yan, yan damit niya. Yung kwarto niya, medyo may konting pagkamakalat. Ito. Binili pala siya ng mama niya ng yan, ng bago niyang, ano yan. Ito yung pag nagko-computer siya. Yan, binili siya ng bago nung Saturday, Sabado. Binili ng mama niya para dito sa kanya. Kalat ng computer niya, oh. Hindi kalat. Ano pala siya? Bakbak. Luma na kasi ito, eh. Okay naman yung pag-aaral niya, mga kabalen. Okay naman. Nagre-review naman siya. Nakikita ko. Siyempre, hindi mo maiwasan sa bata yung games. Kaya sabi ko, eh, hindi niya titigilan naman yun, eh. Hindi ko nang sinasabi sa kanya, di siya maglaro, eh. Kasama ng pagiging teenager yun, bata, di ba? Computer, eh, siyempre. Panapanahon din yan. Nung tayo, wala tayong computer, pero laro naman tayo, exercise, yung takbuhan, di ba, araw-araw. Ang sabi ko sa kanya, ayusin lang pag-aaral. Yan lang yung pag-aaral. Di ba? Ito yung silicone na gagamitin natin dun sa pinapagawa ni Mrs. Kahit sino naman, bata ngayon,
Siyempre, naloloko sila sa gaming. Kaya lang, at least, siya, medyo nalilimit pa rin. Siyempre, paminsan-minsan, pagsabihin natin yung ating mga anak para, alam nyo na, lalo na dito, diba? Diba tayo ng ano, may tinapay tayo, hugas muna tayo ng kamay. May pantisal tayo, kuha tayo ng palaman dito. May palaman tayong ketchup. Palaman tayo dito ng cheese whiz eh. Ito, cheese whiz. Ito. Dito natin lagay para nakikita nyo ang aking kagwapuhan, mga kabalik. Ayan. Ayan, dyan natin lagay. Ay, buhay. Salamat po. Nagising na naman tayo. Dapat mga kabalik, kapag nagising tayo, magpasalamat tayo sa Diyos, manalangin, bago matulog, bago pagkain. Yun, kasi hindi lahat ng natutulog nagigising pa, di ba? Yan. O malamig. Umuulan pala sa labas, mga kawalen. Ano ko muna? Kung oven, toast ko naman to. Ayan, mga kabalen, okay na siguro yan. Medyo lumuto na ng konti, uminit na. Lagay na natin, kunin na natin. Ayan, mga kabalen. Uulitin ko yung sinabi ko. 5 oras na ako nagsasalita, nakita ko yung camera ko, hindi pala siya naka on yung record. Yan, record ko. Kaya nga may muntik na maubos tong kaano ko. Yan, speaking of anak ko, si AJ. Katatawag lang. Susunduin ko daw siya. Huwin eh. Half day lang sila ngayon eh. Pag Lunes, Martes at Merkulis, half day lang sila. Yung ibang school naman yung half day, ganun. Pang hapon. Sabi ko, di ko masusundo kasi pag susunduin ko, magbibihis pa ako. Tapos yung sasakyan, painitin ko pa matagal, mga 5 minutes, 5 minutes, kasi nag-freeze na sa labas. Maglalakad na lang siya. Ito ko nga yung bata niya, mabait. Never pa ginutusan, may never pa siyang sumigaay, may never pa siyang magreklamo. Hindi ko pa nakita nagreklamo mula nung nandito kami. Pumunta kami dito kung hindi ko magkakamali, 8, 9 years old siya. 2015. Mait-mait. Kaya lang, pag yung bata kasi, pag inuutusan mo, depende, tignan mo rin yung bata. Yung bata, yung anak, yung bata. Halimbawa, sa games. Siyempre, lagi sila sa cellphone, di ba? Kapag alam mong busy yung bata sa cellphone, may ginagawa sila. Halimbawa, nagdigin sa kuya sa computer. Siyempre, sa computer may yung kasama niya yung nasa ibang lugar. Di ba? Nag-uusap sila. Ganun, di ba? Kung 30 minutes lang naman yun, 1 hour, baya pumulas siya. Pagkatapos, utusan mo. Hindi yung kasalukuyan, baga sa ano, kasalukuyan niyang nasasarapan. Patitigilan mo sa laro. Hindi. Pero lang, kung importante, diba, paalis na kayo. Dapat lang. Pero kung gagawin ko siya, kapag alam kung may pupunta kami, may gagawin siya. Kapag nagagawin siya, sabi ko, oh, Jay, 1 hour na lang, oh, alas 3. Imedyalis tayo, alas 3, alisin mo na yun, oh. Parang ipabudget niya rin yung sarili niya.
Kaya kapag ano, halimbawa, laging lumalabas dati yan eh. Ay ngayon sa church namin, lagi silang may virtual practice. Alas 6 at alas 7 ng gabi. Kapag alam niyang may ganun sila, hindi siya lalabas ng bahay. Kung lalabas man siya, uwi siya maaga. Kaya hindi na siya kailangan na sabihan na alam niya, ganun siya. Tapos tumutulong na sa amin sa trabaho, linis. Alos maraki yung naitutulong niya. Kasi nagbabacuum lahat ng mga floor. O, mabigat yon, pero at least nakakatulong siya. Kaya minsan kapag may gusto siya, kung kaya namang bilhin, at importante, binibili. Tulad ng computer niya, mahal siya, mahal yung computer. Kapag binili mo siya ng, binili mo siguro mga 800 data, makakabili ka na buo. Eh gusto niya yung sineset-up muna. Alam mo naman, siguro mga mabarkada siyang gano'n na sinasabihin na maganda yung ganito. Eh, binili naman, nakapot ata ng 2,000 yung buong computer niya. Pero okay lang kasi nakikita mo namang nag-aaral naman ng maayos. Pinagsabihin naman namin yan. Sabi nga namin, kaya namin bilhin niya kahit magkano. Kahit utangin lang natin, kaya natin. Kaya lang, baka kaya lang nabili yan, laro-laro, di ba? Eh, hindi naman daw ganun. Nakikita mo naman lagi nag-aaral ng lesson. Ewan ko lang, pag wala kami, at least, nakikita mo pa rin siya. Sarap. Paano ka ba rin? Dito ko natataposin itong aking almusal. Yun, gagawin ko muna yung CR. Another vlog na lang yun kasi mahaba na to. Gagawin ko yung takip ng shower namin pag nagsashower. Lalagyan ko ng silicone tsaka ibalik ko yung parang way niya. Tapos mamimili ko tayo ng galunggong para kainin natin ngayon o baunin natin. Salamat po mga kabalen. Bye bye.